Kinahinggitan ang mabuting samahan ng magkaibigang masong at lito. Maliliit pang mga bata ay lagi na silang magkasama. Lagi nilang inaalala ang isa't isa. Lagi rin silang magkasama sa bawat locker run. Nanatili ang magandang samahan ng dalawa kahit nang magbinatilyo na sila. Naging bahagi na ng buhay nila ang pagtutulungan. Mula sa paggawa sa bukid hanggang sa pangangahoy sa gubat ay lagi silang magkasama. Hindi inasahan ang pagkakaroon ng malubhang sakit ni Masong. Kumantong iyon sa kamatayan ng binatilyo. Labis na nagluksa si Lito. Hindi niya matanggap na wala na ang kaibigan. Araw-araw niyang dinadalaw ang puntod nito at nililinis. Minsan ay sumama ang pakiramdam ni Lito. Kaunting lakad lang ay hilong-hilo na siya. Pinigilan siya ng ina sa pagdalaw sa libingan ni Masong. Ilang araw siyang ganoon. Sa buong panahon ng pagkakasakit ay may isang maliit na hayop na umuwi kina Lito. Lagi yung itinataboy ng ina ngunit balik ng balik sa tapat ng silid ng binatilyo na tila nagbabantay sa kanya. Nang mabawi ang lakas ay ang puntod ni Masong ang unang pinuntahan ni Lito. Doon ay nakita niya ang hayop na araw-araw na itinataboy ng ina. Nakatayo yon sa tapat ng puntod at kawag ng kawag ang buntot. Hindi na humiwalay ang hayop hanggang sa pag-uwi niya. Natutulog ito sa paanan niya at paggising niya sa umaga ay sasalubungin siya ng kahol at kawag sa buntot nito. Dahil sa hayop ay nalimot ni Lito ang lungkot ng pagkamatay ni Masong. Pinangalanan niyang Masong ang hayop pero nang lumaon ay naging aso ang tawag dito.